Sa panahon pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay lumabas na ang unang Khawarij na si Dhu Khuwaisirah at Tamimi. So, sa panahon din ng extreme, Uthman, Sheikh, extreme. Extreme. Extreme masyado. Hindi nga siya bumati ng salam eh. Astaghfirullah. Wow. So, kita niyo 'yun sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam hanggang sa dumating sa panahon ng Uthman radhiyallahu anhu. Mahilig magreklamo, mahilig magrally, mahilig magprotesta 'yun sila. So, 'yan ang isa sa mga dapat nating unawaan o dapat nating maintindihan kung ano ba talaga ang tunay na katuruan ng ating relihiyong Islam, no? Hindi tayo padalos-dalos sa mga desisyon o kaya sa mga gawain na kung titingnan natin at pag-aaralan natin ay wala ito sa mga katuruan ng relihiyong Islam. Yes. No? So, nabanggit din ang ating buting Amir na kung saan ang mga katangian ng mga Khawarij, no? Isa sa mga katangian nila ay mga bata, ha? Mabilis magbigay ng desisyon. Sure. No? Padalos-dalos ang kanilang damdamin. Emotional masyado. No? So, dapat sa atin, bago natin gawin ang isang bagay, pag-isipan muna natin, pag-aralan, tingnan natin kung mayroon itong batayan sa mula sa Quran at sa Hadith at kumuha ng opinyon ng mga ating mga ulama. Kibarul ito ba o kibarul ulama al-amilina? Kasi bakit ko sinabing kibarul ulama, Sheikh? Isingit ko lang po. Mm-hmm. Dahil itong mga grupong ito, mayroon din silang mga ulama. Ngunit ang tanong, yung mga ulama na bayan ay masasabi nating totoong mga ulama o nag-aangking mga ulama lamang dahil nakapag-aral ng Quran at Sunna o naging magister doktora diyan? Hindi ibig sabihin magister doktora kay alim ka na. Ang totoong alim bil ilm wal amal, jam'a bil ilm wal amal, yung tinaitipon sa kanya yung kaalaman mula sa Quran at Sunna na sa pangunawa ng mga salaf at ganyan yun sa kanyang action. Katulad na sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, is very specific yung ano eh, nagbabasa siya ng Quran at mga hadith, ngunit hindi na naunawaan. Allah Muslim. Kaya pinagpapas lang nila ang mga Muslim, pati ang mga ulama, Uthman at Ali. Kibar ulama sa mga sahaba. Allah Muslim. Subhanallah. So, makikita natin, no, sa, kung babalikan lang natin yung mga kwento ng ating mga buting mga sheikh, kita niyo yung sa panahon ng Umar, pinaslang siya. Sa panahon ng Uthman, pinaslang din siya. At ngayon, sa panahon ni Ali, radiyallahu anhu, pinaslang din siya. So, ito ay isa sa mga resulta na kakulangan ng knowledge o kakulangan ng kaalaman patungkol sa Islam. So, dapat natin... At kakulangan din ng tama paunawa, Sheikh. Maaring naisaulo niya ang Quran, tulad ng mga Khawarij dati, at maaring napakaraming hadith ang naisaulo at ginagamit na dalil. Ngunit, dahil of lack of complete understanding and comprehension, mali yung paglapat ng dalil. Kasi nagdunali siya, inilhukmo ilala, ang hatol ay dapat sa Allah. Samantalang Allah ay nagbigay din ng permission sa mga kalalakihang trusted mula sa Muslimin na pwede siya maghatol sa ilang mga laws of Islam. So, tama, Sheikh, no, na ang isa sa mga naging batayan dyan is nung pumunta ang Ibn Abbas sa kanila, ay may nagbalik loob na 12,000. Yes, more than 2,000. Sa ibang riwaya, 4,000 plus. Sa ibang riwaya naman, 6,000. So, kalahati sa kanila nagbalik loob. Nagbalik loob. Naunawaan nila. Tama. Dahil sa pagpapaliwanag sa kanila ni Ibn Abbas. Na isang alim na kabilang sa mga ulama kibar din sa mga sahaba. MashaAllah. Fasir. Ganun dapat tayo mga taga-subaybay at mga taga-panood. Kailangan muna nating aralin at isipin kung ano yung mga hakbang na gagawin natin bago natin ito i-implement. So, kumuha tayo sa mga kibar, kagaya ng sinabi ng ating Amir, na kibarul ulama, na makikita sa kanila ang kaalaman at ang pagsasagawa ng kanilang kaalaman. So, isa yan sa mga maintindihan natin sa kwento ng talambuhay ng Ali radiyallahu anhu. At hindi ito basihan, Amir, no? Ang pagiging maraming ibada, ha? Pagiging maraming ibada, sasabihin mo na kaagad na ito ay totoo, no? So, katulad na naikwento niya, ay... Ibn Abbas mismo? Ang Ibn Abbas o ang... Nasaksihan niya mismo. Nasaksihan niya na kung saan ikinuinto niya na sila ay... Inilarawan niya. Sumikap. Dinescribe niya yung kanilang... Yung kanilang sitwasyon. Naam. So, napaka-kuan, kumbaga, marami silang ginagawang ibada. No? Kung ngunit, kagaya na nabanggit natin kanina, na dahil sa kakulangan ng pangunawa
ha, doon sa mga aya o doon sa mga hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagkaroon pa rin sila ng kaligawan. Yan yung mga khawarij dati, Sheikh, wala ka sa ibada. Pero yung mga khawarij na yan, wala pang ibada. Protesta parali at pinagpapas lang pa yung mga leader ay hinatulan ng kafir. Tulad ng paghato ng mga khawarij noon na kafir si Ali. Dahil binura niya yung kanyang titulong Amir al-Mu'minin. Sabi niya, kung siya ay hindi Amir ng Mu'minin, ibig sabihin siya ang Amir o leader ng mga kafirin. A'udhu Billah. So, dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na sanay gabayan tayo sa tamang katuruan ng ating relihiyong Islam. Unawain natin ng maayos at pag-aralan ng maayos ang Quran at ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil yan ang isa sa pinakamahalaga na dapat ay magkaroon tayo ng foundation o fundamental sa ating mga sarili. From reliable asatidha, ulama at mga alimat. Yung mga tunay talaga mapagkatiwalaan at in-acknowledge ng mga ulama na sila ay mga ulama ng Ahlus Sunnah wa Jama'ah na nasa manhaj at akida ng mga salafus salih. Masha'Allah. Yes. So ngayon, napakarami pwede nating pagtanungan o pwede nating pagkunan ng mga ra'i o opinion o suggestion o kaya sa yung mga tunay na mga ulama na nakikita natin. Nandiyan sila Dr. Farouk. Yes. Nandiyan sila Dr. Abdullah Al-Khuzbari. Marami pang mga ulama na kumbaga masasabi natin na maipagkakatiwala natin sa kanila ang ating relihiyon.